magsasama. Di ba? So malakit ang pagsasama. That's right. Di ba ginagawa nila yun? Kamal. Sorry guys, quiet ako kasi... Bakit tayo mabulunan? Batina muna natin, mga kapatid natin. Good morning, mga kapatid! Okay, December 7 na imbag na bigat sa mga kapatid natin dyan sa Ilocos. Pinoy na Pinoy ang vibes natin ngayong Webes. Kaya nga, piyes ng handaan natin ngayong umaga. Kasama-sari natin mga kakanin dito sa studio. Ayun na nga! Ngayon po, madalas ang mga salo-salo. Sigurado ang daming event dyan na may grazing table. Ito po yung mga lamesang ilalataga ng iba't ibang mga snacks na po pwedeng kunin na lang at i-enjoy ng ating mga bisita. Abay, pwedeng-pwede pala dyan gawin. Very Pinoy ng mga kakanin. Kaya nga, Mama Dems, that's so correct. Kasi alam mo, kadalasan, di ba, yung mga grazing table, puro cold cuts at iba't ibang mga keso, prutas, yung mga nakalatag. Ito naman, kakanin version. So, bukod sa Very Pinoy, abot kaya rin at interesting pa. So, grazing table, but make it kakanin. But make it kakanin. Yeah. Interesting at kung titignan mo, pero talaga namang nakakatakam din siya, eh, di ba? Enjoy na rin sa mata. It's a feast for the eyes. Ay, kung ganito ang mga ang nakahain, hindi ka talaga mabibiti, Mami Chiki. Alam niyo kung bakit grazing ang tawag doon. Kasi di ba ang mga, limbawa yung mga ano animals, yan, di ba? Nag-graze sila yung sa ang, ano, mga baka, yan. Pagka kumukain silang damo, pakonti-konti, pero madalas. So parang ganun din yun, nag-graze, dadaanan nyo lang, pakonti-konti lang kain. Alam niyo yung mga bisita ko, parang hindi pakonti-konti kuha nila sa grazing table. Parang mali yung history nila. Pero alam mo yung short animals pala tayo. Uy, aren't we all? Sabi nga nila, actually, mas maganda yung gano'n. Kahit madalas ka kumain, basta konti. Kaya sa yung mga one-time, big time, di ba? Yung mga sinasabi. Pero yung mga pagkain mo yata, ako kasi one-time, big time. Okay rin. Eto, pero ibibida natin ngayon kung bakit kakaiba itong grazing table na ito. Yes. Alright, tawagin natin ang mga proprietors ng Patricia's Special Bibingka. Wow. Patrick Plandiano, come on in. Hello. Good morning po. Good morning po. Patrick, hello sa Patricia. Good morning. Good morning po. Good morning po. I like it. Ganda lang sa lakot. Patricia po ay yung aming daughter. Ayun. Ako si ate dahil si... Uy, batiin natin si Mami Jocelyn, yung partner mo. Na malapit ang mga anak. Hi! Hello! Yeah. Congratulations sa inyo. Okay, iisa-isahin ba natin itong dala-dala mo? Yes, dala-dala natin. No problem po. Okay. Ito po, ano to, sir? Uy, may kape pa. Actually, ito po ang pinagmamalaki po ng bayan ng Kainta. Ang bibingka latik po. Yan. Bibingka latik. Talaga yung may latik. Me also. Yes. We also have sapin-sapin, kuchinta, kasava, ubilatik. Ubelatik. Ito, okay. Then we have two kinds of suman po, yung antala, yun po yung may tamis na. Yes. Suman. And then yung ibos naman ho, yung color yellow, yung common po natin nakikita sa simbahan po ng Antipolo. Yes. Sinasoso sa asukal. Yeah. Asukal, oo. Yeah, yun yung asukal, oo. Ang interesting dito, Patrick, lahat ito ay sinosource mo sa Kainta. Actually po, kami po yung gumagawa nito. Wow. So, 5 years ago po, kami ng wife ko, nag-isip kami ng negosyo. Since nakikita ko yung mga kamag-anak niya nagdadala ng mga kanin sa amin, so sabi ko, ba't yun na lang tayo gumawa? Then, ito na po. Then, last year, during my birthday po, naisip ng wife ko dahil nag-focus siya kay Patricia na maglagay ng grazing. Since very unique po dahil... unique po, Pinoy kain, ano po ito eh. Tama, totoo. Sabihin ko lang, nandun sa birthday ni Ilio, dahil ang theme namin, fiesta. Meron din kaming kakanin. Sayang, di pa tayo nag-meet. Sayang. Pero kasi usong-uso, at hindi lang yun, feeling ko, uso na siya, classic pa siya. Yes. Pero ano yung nagpapastand out po sa inyong mga kakanin? Actually po, yung quality. Yes. Kasi sabi po namin, gusto namin maging parte ng kwento ng masasayang celebration ng pamilya Pilipino. Kagaya, di ba? So, hindi lang po basta nagnegosyo lang kami. Gusto namin, pag tinikman po yung client namin, susunod na activities nila, social celebration, kukunin pa rin po kami. So, talaga, we make sure ho, na yung pong mga kanin namin ay maayos, malinis, at masarap. And alam niyo, sir, pa to support that, no, kasi medyo kanina pa tayo tumitikin dito eh. Natikman ko, halos lahat nakakahiyaman sa bahay. Okay lang, ma. Oh my gosh, pasensya na ako, mga kapatid. Pero ano siya, lahat masarap, Mami Dims. Lahat quality, tulad nga na sinabi niya. Kasi hindi naman lahat ang nabibilhan natin. So, totoo lang na, lahat masarap agad. Ito talaga, wala kang maipipintas. Ang pinaka-paborito ko sa grazing table na po ito ay yung ube latte. Yeah. Parang kakaiba siya, no? Actually, kami lang po yung gumagawa ng ube. Special nga raw yung latik nyo, I heard. Bakit? Anong kakaiba sa latik ninyo? Number one, sir, yung
kain po ng nyog na pinipili kasi sa amin no, Pasig, Cainta, Marikina. Mm-hmm. Yung pinagkukuha po from Mindoro, from Batangas, medyo quality na ho. So pagka yung raw materials ay quality, for sure, yung magiging end product po niya ay quality. Quality nasa paraan din po kasi may nagluluto na po nito, machine na po yung ginagamit. Kami po mano-mano pa rin up to this day. Paakyun mo dyan. Paakyun mo dyan. Parang busy kayo alam dyan. Alam mo, isasali kita sa Gumoka. Baka manalo pa tayo eh. Oh, pero ito, ito ngayon kakaiba daw, lahat halos ng kakanin nila, Kainta, medyo sa Kainta kayo. I heard, ngayon ko lang nalaman na ang Kainta pala ang kakanin capital of the Philippines. Wow! Kapit-bahay namin. So medyo na cross na ng mga boundary yan. Correct. Sa Antipolo na rin, Marikina, ayan. Kaya po yung festival na sinaselebrate nila ay Sumbintik Festival. Ano yung sabihin yun? Suman Bibingka Latik. Ah, Sumbintik! Sa Antipolo, alam mo yung sa Antipolo. Okay. Bimtik. Suman, mangga, kasoy, hamaka, sumaka. Sounds like gumoka. Gumoka! Na yan, alam mo, ang dami ba ako ng mommy chiki ko late? Nakano eh, yung bibingka na ano siya sa bibingka. Pero nagulat ako, meron pang pabuchi at patikoy itong si Patrick. Oo, oh, diba? Iba yan, ah. Iba. Ay, alam mo, sabi nila sa tradisyon, kapag nagsiselebrate ng mga handaan na wedding or unions or negosyo, lalo na pag New Year, sinasabi nila na dapat may kakanin para malagkit to keep the family together. Yeah. Yeah. Ewan ko na lang kung hindi pa. Kung hindi pa lalagkit ang pagsasama niyo. Pero alam mo, lagi namin niloloko yung mga senior citizen namin ng mga tito, tita, lolo, lola na dahan-dahan sa kakanin kasi baka sumama yung pagkakanin. Sabi niya. Hindi ka totoo! Diba? Nakita ka na ba sumama ang ipin na ito? Siyempre, meron ba sa reunion namin. Mm. Pagka ganun, ay, may nawawala. Oh my God! Ayun kayo, pero sir, tanong ko ha, kasi tita naman natin, ang ganda ng setup. Usually, gano'ng katagal po ba yung process ng pag-setup? Pati sama nyo na po yung gano'ng katagal po yung pagluto ng mga inyong kakanin. Kami po kasi, dahil distributor na po kami, 24/7 na po nag-function yung gawaan. Okay. Wow, so every day po, bago po yung mga kakanin. Anong lead time, sir? Kunwari, bukas kailangan ko, pwede ba? Yeah, wala pong problema sa amin. As long as, po... na kaya yung volume. Kakayanin po yung dami ng tao. Ano so, nangyayari? Ayun po. Kaya, kasi gusto na tikman lahat. Oh, alam ko sa inyo, wala si Mama Chiki talaga at saka si Jess ang makakanin. Oo, oh, pwede makakamatay talaga. Promise. Etong tanong, lalo na yung mga bata tinatanong, gusto ko yung color orange para lasang ano, gusto ko yung color violet. Meron ba talagang pagkakaiba yung mga lasa or sa totoo lang para lang maakit sa coloring lang yan. Depende po. For example po, yung ubi latik po natin. May ubi po talaga, ube talaga siya. Ube cake po natin. Ube po. Do gawa po siya sa cassava rin. Oh, ito. Mm-hmm. Iba yung then, pero yung kuchinta po, meron po talaga siyang distinct na flavor po. Na may pang kuchinta lang po. Pero yung pagka, ito pong sapin-sapin and yung ube, pwede po maging magkapares po yung nasa ibabaw niya. Diba? Ang maganda lang kasi tignan talaga. Ano pero, ba pinagawa rin? May kape na siya. May kape. Fruit coffee po. Apo. Ah, diba? Oh, diba? Oh, may kape. Alimitin po. Kasama sa ano? Sa grazing kakanin. Shelf life. Common po, two days lang po namin talaga siya. Na pwedeng nasa labas lang. Kahit di na po siya ilagay sa labas. Mama, parang di niya nakamot. Ang sarap kung nilagyan niya na makapuno. Pero yung kasaba po, dapat po on the day ma... Pero palagay ko hindi na natin kailangan isipin ang shelf life kasi sa inyo pa lang po, parang maubos na. Pero Mami Chiki, aminin mo, ang sarap na nilagyan nila na makapuno. Kakaiba yan. Hindi kakaiba. Yung iba ginagamit niyo. Parang may piniki. Ba yun? Alam. Ito, yan. Ito? Oo. Asukal. Asukal para sa coffee. Sugar for coffee. Ah, okay. Meron coffee. Kasi di ba parang may pinitig? Siya, no? Ah, yung pangpalitaw ba yung sinasabi? Oo. Oh, oh. Yes, oo. Oh. Ayun, nasarap. Anong bestseller mo dito ba? Mang bibingka po. Bibingka pa rin talaga, ano? Bibingka, sabi bibingka. Ako, I love the cassava, Mami Chicks. Ah, talaga? Sobrang sarap. Yung bibingka, ito, kuminsan ang tawag nila is kalamay. Kalamay, bigo. 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 Tama po, tama. Yan. At tapos magkano naman yung mga pa, yung mga box ng ganito? Ano po eh, yung package po namin, depende po sa dami ng ayun, tao. So, just... Patingnan tayo nung isang box para malaman nila. Ayan. Alam niyo, sir, fast factor rin to na magpapasko, no? Tama so, po. Pwedeng mag-order po yung mga pamilya para sa celebration nila sa Pasko. Anong lead time? Halimbawa, gusto namin, kinabukasan, pwede bang order Pasko na ba, ako ngayon? Ba, may iba sa lead time? Ngayon po, sa pagka-Christmas po, talagang marami po kaming ginagawa. So, ilang days advance na pati? The night before na kailangan ko, pwede po. Oh, no. Pag-umukla ako siya, bawas na pala. Set na po natin. Pang ilang tao to? 200 po. 200 kahit alin. Yan. Pwede bang mag-aswerte? Tignan natin. Pwede naman po. Ayun, ang maganda doon. Mga mga mga.
Ito na. So, ito po ang aming gracing table. 1 year na po ito na nag-run sa public, sa atin po. So, hopefully, sa mga celebration po ng buhay natin ay makasama po namin. Patricia Special Bibingka Gracing Company. Oo naman. O yan, sa mga naghahanap ng kakaibang pagkain o ihahain ngayong holiday season, kontakin nyo na ulit ang Patricia Special Bibingka. Maraming salamat, Patrick Landiano. Thank you very much. Thank you po. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.